Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Tutuloy po natin yung ating pag-aaral ng Christian philosophy o Kristiyanong pananaw at klase ng pamumuhay. Now, ang focus po natin ngayon ay patungkol sa creation, yung paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay na nakikita natin dito sa mundo. So, last week, in-introduce ko sa inyo yung structure ng Bible, creation, fall, redemption, fulfillment, or pwede natin yung pinaka-short lang, creation, fall, redemption, that's the summary of the Bible. So, ang sentro po ng buhay natin, ang sentro ng history at ang sentro ng Biblia, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay nandito tayo sa 2020. At ang philosophy po natin, lagi nagsisimula yan sa creation. Yung sinasabi sa Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God. Simula pa lang, nandun na yung Diyos. Yun ang beginning ng philosophy natin. In the beginning, God created. Kaya creation, yung simula ng philosophy natin. Now, nilikha ng Diyos lahat ng bagay, nilikha ng Diyos ang tao, ngunit nahulog ang tao sa kasalanan, along with that is the creation, nahulog rin sa kasalanan, and then plinano ng Diyos at sinimula ng Diyos yung process of redemption at the first coming of Jesus Christ. At matutupad yan, maaabot niya yung climax at the second coming, nandiyan na yung fulfillment, nandiyan na yung resurrection. So, yung from the fall to fulfillment, ang tawag dyan ay redemptive history. Ito yung historia ng Diyos kung paano niya tinubos yung sangkatauhan. And then, yung Old Testament, yan yung promise. Pag hinawakan niyo yung Bible, tandaan niyo ang Old Testament ay promise na darating yung Redeemer. At yung New Testament naman ay dumating na yung Redeemer, ang ating Panginoong Jesucristo. At yung resurrection niya, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, yan ang simula ng redemption. At yan ay nagsimula na yung process of redemption at maabot nito yung climax at the resurrection. Magre-resurrect mo rin yung mga believers kasabay nun yung second coming. Sabihin, pag bumalik si Jesus Christ, bubuhayin niya tayong mag-uli. And then, papasok na tayo sa perfect world. Ibig sabihin, nakumpleto na yung process of redemption. So that's the Christian philosophy. That's the Christian worldview. That's how we view everything. Now, magpo-focus tayo dun sa creation. Babasahin ko sa inyo yung talata. Sabi dito, Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Verse 27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Verse 28, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." So ito po yung istorya ng paglalang ng Diyos sa lahat ng bagay na meron na nakikita natin ngayon, maging hindi natin nakikita. At the same time, ito rin yung paglalang ng Diyos sa tao. Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang imahe. At makikita natin sa Genesis chapter 1, ang Diyos nag-create ng nag-create ng nag-create. Kaya yung Diyos natin, very creative God. Dahil tayo ay nilikha, according to the image of God, after the likeness of God, tayo rin mga tao ay mga creative. So yung Diyos na creative, yung Diyos na creator na creative, nilikha tayo ayon sa kanyang imahe. Kaya tayo ngayon, very creative. Lahat tayo malikhain. So yung pinaggagamitan natin ng isip natin and everything that we do with our hands, lahat ng yan dapat ay nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. So if I'm going to summarize this entire presentation, kung bakit nilikha rin ng Diyos yung buong lahat ng meron dito sa mundo at sa kalawakan, it's all for the glory of God. So yan po yung target ng creation. Ba't nilikha ng Diyos lahat ng bagay? The purpose of that is to bring God the glory that He deserved. So, si Adam and Eve, inutusan siya ng Diyos na humayo kayo at magpakarami. Kaya ang unang-una na lang nilang gagawin, mag-sex. Okay? Sex was designed by God. It's beautiful. It's God glorifying. So si Adam and Eve, who were created in the image of God, in order to fulfill the command of God, which is to go, multiply, and fill the earth, kailangan nilang mag-sex. Bakit? Gagawa sila ng pamilya. So, yung sex, family, lahat ng ginagawa nila na to glorifying sa Panginoon. Kaya po, yung parenting, pagpapalaki ng anak, yan ay worship. Yan ay
paraan para maluwalhati ang Panginoon. And then from families, maglilikha sila ng mga clans and nations. When they fill the earth, they will fill the earth with the image of God. So lahat ng mga bansa, lahat ng mga ethnic groups na mafo-form sa buong mundo, they will be glorifying to God. Kasi lahat sila, they were created in the image of God, hindi pa sila nagkakasala, lahat sila, lahat ng mga bansa, nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. So, kung maraming mga bansa, magkakaroon din maraming mga languages. Kasi kung nakatira ka sa iba't ibang lugar, language is dynamic. It is necessary to make new words to describe different situations, to describe different things, pangalanan yung iba't ibang hayop. So talaga magde-develop yung language. So magkakaroon ng ibang mga kultura, magkakaroon ng iba't ibang mga music. So people will sing praises to God in different languages. Yun talagang design ng Diyos. May variety, may iba't ibang kultura na sumasamba at nagpupuri sa Diyos. That's lahat ng ito na sinasabi ko dito, nakapaloob to sa unang pahina ng Biblia. Ito talaga yung original intention ng Diyos. So magkakaroon ng mga iba't ibang traditions, mga batas, politics, economics, there will be different kinds of dances and then arts. Alam niyo yung Diyos, he's the greatest artist. Imagine nung nilikha niya yung mundo, kinulayan niya ang daming kulay, 'di ba? Kinulayan niya yung parrot, ang ganda. Kinulayan niya mga isda. Ako minsan nag-scuba dive kami. Pag tiningnan mo yung mga isda sa ilalim ng dagat, sobrang gaganda. At lahat ng yon, ang target lang lahat ng yon, magbigay ng kapurihan sa Diyos. So when you see beautiful things, you enjoy that experience at the same time you're glorifying God who is the creator of all things. Again, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, ang design niyan, talagang dapat nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So, magde-develop ang science, mag-agriculture. Alam nyo, yung Garden of Eden, specific place lang yan eh. Parang patch lang yan dun sa nilikha ng Diyos eh. Ang design ng Garden of Eden ay expand ng tao. Ibig sabihin, talagang agriculture is part of God's original intention. Then magkakaroon ng development sa engineering. People will build buildings. People will invent new things. Computers, cell phones, etc. Yung businesses, madedevelop, sports, alam niyo po yung sports, for example, nanonood ka ng basketball, tandaan mo, ang design ng lahat ng ito, lahat ng experience ng tao, lahat ng na-enjoy natin, is to bring God the glory that He deserves. So, pag nanonood ka ng basketball, NBA, saya mo, you should be glorifying to God. Bakit ka mo? God is the author of sports. From the beginning, this dinesign na ng Diyos na yung tao mag-i-engage sa sports. So, education, taxonomy, alam niyo yung taxonomy, ito yung unang trabaho ng tao. Sabi ng Diyos kay Adan, okay, Adan, pangalanan mo itong mga hayop na to. That's taxonomy. And culinary, so, talagang design na ng Diyos na yung tao mag-i-engage sa pagluluto, iba't ibang klase ng salad, at lahat yan dapat nagbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa Diyos. So, tourism is one of the things na talagang dinesign ng Diyos na gagawin natin. We will travel the world, we will explore the universe, at every time na may discover tayong magagandang bagay, we give God the glory. Kaya lahat po ng human experiences natin, ito ay regalo ng Diyos sa atin. Ito ay nilikha ng Diyos. Ang Diyos ang author ng lahat ng experience natin. Yung pagta-travel natin, nakikita mo yung beautiful creation ng Diyos. Kung ikaw malalim yung Christian philosophy mo, enjoyin mo yan. Why? Because God made us to worship Him by enjoying His creation. So, ini-enjoy mo yung creation ng Diyos. At the same time, you're enjoying the Creator who created that experience. So, astronomy, films, talagang gagawa tayo ng mga movies, kahit hindi magkasala yung tao, gagawa tayo, magkakaroon talaga ng Hollywood, pero maganda yung mga movies, walang hindi glorifying sa Diyos. Architecture, again, we will build buildings, gagawa tayo ng mga ships, gagawa tayo ng mga magaganda mga struktura, all for the glory of God. And then, technology, magde-develop po talaga yan. Now, sabi sa akin ng isang tao, long time ago, na yung tao daw, hindi magde-develop ng technology kasi they're completely satisfied with God. Parang, okay, wala nang development. Nilikha ng Diyos, wala nang pangailangan ng tao, so there's no need for development.
So, yan po ay napakawalang kwentang theology. Bakit kamo? Kasi nilikha ng Diyos ang tao na may creativity, na may mga kamay, na talagang marami kang pwedeng gawin, tapos parang tatanga ka lang dun sa Garden of Eden kasi kompleto na. Hindi ho ganyan yung tamang theology. Yung tamang theology is God made us to create. Kasi creative ang Diyos eh. Nilikha niya tayo after His own image, so creative din tayo at gagamitin natin ating mga kamay, ating mga isip, to make new things and to glorify God with the works of our hands. Yan po yung disenyo ng Diyos from the very beginning. So lahat ng nakikita nyong ito, ilan lang to sa mga nilista ko, pero ang pinaka-point nito ay lahat ng human experience, lahat ng ginagawa natin sa mundo, nasa ang area ka man ng ikaw man ay nasa politics, ikaw man ay nasa area ng computer science, lahat ng ginagawa mo dapat glorifying sa Diyos. Bakit? Kasi yun ang original intention ng Diyos sa tao. Lahat ng gagawin nila using their creativity, it should bring glory to God. Now, mantakin po ninyo, isipin nyo mabuti. Tayo nagtatrabaho sa, let's say, ang course mo ay IT, tapos ginagamit mo yun, nagtatrabaho ka sa isang company. Maybe 90% of your time, brain energy, ginugugol mo dyan sa information technology, dyan sa office mo. Tapos sa church siguro 5% of your life lang. Napakabait mo na nun. 5% ginagamit mo sa discipleship at pag-attend sa church, sa pagpupuri, pakikinig sa sermon. Pero just imagine that. 90% of your time, ibig sabihin, hindi yun pagsisilbi sa Panginoon. 90% of your energy, hindi ka sumasamba sa Panginoon. 90% of your energy, hindi yun worship, hindi yun glorifying sa Diyos. No. From the very beginning, sa creation pa lang, first page of the Bible, lahat ng gagawin ng tao, glorifying sa Diyos. At yan yung nire-redeem ni Jesus Christ ngayon. So right now, tayong mga tao, we believe in Christian philosophy. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin ngayon, dapat glorifying sa Panginoon. Kapag ikaw ay utility person sa iyong office, naghahatid ka ng kape, worship yan, pagsambayan sa Panginoon. Nanonood ka ng boxing, nanonood ka ng sports, worship yan, yung experience na yan. You have to enjoy that experience while recognizing that God is the author of sports, God is the author of your work, God is the author of science. Kahit nasang area ka ng buhay, it should be glorifying to God because from the very beginning, Genesis chapter 1 pa lang, ang intention na ng Diyos ay lahat ng ng bagay sa mundo, lahat ng ginagawa ng tao sa mundo ay dapat nagbibigay ng kaluguran at kalwalhatian sa Diyos. So there's no domain in our human experience na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sabi sa Heidelberg Catechism, did God then create man so wicked and perverse? Sabi rito, no, on the contrary, God created man good in His image, that is, in the true righteousness and holiness, so that he might rightly know God, his Creator, heartily love Him, and live with Him in eternal blessedness to praise and glorify Him. Nilikha ba tayo ng Diyos na makasalanan, na masama? No, sabi rito, nilikha tayo ng Diyos na mabuti, na maayos, na magmamahal sa Diyos, and lahat ng ginagawa natin, everything that we do will give praise and honor and glory to God. Sabi sa Westminster Catechism, what is the chief end of man? Ano daw po yung chief? Yung chief, yun yung pinakamataas. Yung end, yan yung purpose. Ano daw yung pinakamataas na purpose ng tao? Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Ang sabi po dyan, the chief end of man, the highest purpose of man, is to glorify God and enjoy Him forever. So here in our human experience, yung anak ko, 8 month old. So yung experience niya lahat bago. Kanina dinala ko siya sa farm, nakita niya yung mga duck. Tuwan-tuwa siya, nagkakakawag. Tapos may mga sound siyang she's just amazed. Tuwan-tuwa siya dun sa experience niya. Nakita niya yung mga isda dun sa fish pond, puno, pusa, aso, damo, lahat na i-enjoy niya. And sa atin kasong sa ating mga matatanda, we should not lose that sense of awe and wonder. Dapat lagi tayong na-amaze. Uy, may anak ako, may kapatid ako, may nanay, may tatay. Meron akong sports, meron akong hobby. Nag-hiking ako. Lahat ng itong human experience na to, nandun na sa Genesis chapter 1 at ang purpose nito is to glorify God and enjoy Him forever. The chief end of man
is to glorify God and enjoy Him forever. Abangan niyo po next week anong nangyari dito sa napakagandang plano ng Diyos, napakagandang design ng Diyos sa tao. So, let me just end na sa atin, sa Christian philosophy, nag-start lagi tayo sa goodness of God's creation. When we look at this world, when we look at human experiences, when we look at our work, when we look at our job, everything that we do, pagiging nanay mo, pagiging tatay mo, lahat ng ito dapat, ang tingin mo, nilikha to ng Diyos from the very beginning to give God the glory. Okay po? Abangan po natin kung ano yung next dito sa ating Christian philosophy next week. So let me just end with this. If you want, you may support me in Patreon and please like my Facebook page. Doon, we can connect. Pwede nyo akong message doon. And please subscribe to this YouTube channel kung hindi pa po kayo nagsasubscribe. Sapagkat dito sa channel na to, marami kayong matututunan. Lalalim tayo sa Christian philosophy.